Magandang araw mga bata! Muli, ako po ang inyong guro, si Binibining Cherry Ann. Maligayang panonood sa aming channel kung saan sabay-sabay tayong natututo. Handa na ba kayong matutong muli mga bata? Mahusay! Halina't makinig sa aking kwento. Ang pamagat ng aking kwento ay, Kung Nakinig Ka Lamang. May mag-asawang manok na nakatira sa bukid malapit sa sapa. Sila ay may tatlong anak na sisiw. Ang panganay ay malusog at malaki. Ang pangalawang panganay ay katamtaman lamang ang laki. Ang bunso ang pinakamalusog dahil malakas kumain ito. Isang araw, nagbili ng mag-asawang manok sa tatlong sisiw. "Huwag kayong tatawid sa maliit na tulay na iyon," sabi ng inahing manok. "May malaki at matapang na aso roon. Babala naman ng amang manok." "Salbahe po ba ang aso, ina?" tanong ng bunso. "Oo, ang gustong-gusto niyang pagkain ay matatabang sisig," sagot ng inahing manok. "Dito lang kayong magkakapatid. Huwag kayong lalayo. Aalis kami ng iyong ina," bili ng ama nila. Naglaro na lamang ang tatlong magkakapatid. "Sundin natin ang bili ni ina," sabi ng panganay. "Oo, kuya. Magagalit si ama kapag hindi tayo naging masunurin," sabi ng pangalawang panganay. "Ikaw, bunso, masunurin ka ba?" tanong ni kuya. "Hindi ako tatawid ng tulay dahil takot ako sa mabangis na aso. Baka mapahamak ako," sabi ni bunso. "Talaga ba? Takot ka sa aso?" tanong ng pangalawang panganay. "Oo, kaya ako ay magiging masunurin," sagot ni bunso. Nakatulog ang dalawang nakatatandang kapatid ni bunso. Sinamantala niya iyon. Dahan-dahan siyang umalis. Nagpunta siya sa tulay. Nakatawid na sa tulay si bunso nang hindi namamalayan ng dalawa niyang kapatid. "Maikli lang pala ang tulay na iyan, kay daling tawirin," sabi ni bunso. "Masarap maglaro dito," ang patuloy na sabi ni bunso. Maya-maya'y natatakbo na siya sa malawak na damuhan. Hindi niya napansin ang aso. Tinagmasdan lamang siya nito habang naglalaro. "Mataba ito," wika ng aso, nanooy gutom na gutom. Biglang sinunggaba ng aso ang kaawa-awang sisig. Kinain ang aso si bunso. Kung nakinig lamang siya sa payo ng kanyang magulang, sana'y kapiling pa siya ng kanyang mag-anak. Tandaan mga bata, ang payo ng ating mga magulang ay dapat nating pakinggan at sundin, sapagkat ito ay magiging gabi natin upang tayo ay mapabuti. At dyan ang tatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli mga bata!